Sige, sige. Alis na ako. Pero makita tayo mamaya. Sa bus station malapit sa Apex. Maghihintay ako. Hoy, babaero! Ikakasal ka na ng bababae ka pa? Anong sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama, ha? Ayan o! Nang bababae ka, eh hindi ba magkakaanak na kay Zoe? Ano? Magkakaanak ka na? Hindi ko anak yun! What if si Zoe yung nagsend ng anonymous message? Bakit mo naman nasabi yun, Doc? Kasi ma-pride si Zoe eh. Hindi niya aminin na kailangan niya yung tulong ko. Kahit nga, hindi si Zoe nagsend nun. Denial pa rin talaga si Zoe. Papunta na ako dyan sa bus station. Talaga? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Masaya lang ako sa narinig ko. Hintayin kita, ha? Zoe is missing? At may babae si Dr. Sifra? Yes, madam. And yung engagement ring itinapon din ni Ma'am Zoe. Alam ko na kung saan siya pumunta yung... Saan, madam? Doon sa kriminal na nakabunti sa kanya. Bakit mo ko pinadala ng cellphone? Your daughter is eloping with a criminal, Dr. Benitez. What are you going to do about it? Ano? Hello? Hello, Zoe. Nasaan ka na? Malapit na ako. 5 minutes. 5 minutes? Malapit ka na? Zoe, makikita na tayo. Oo, malapit na tayo magkita. I can't wait to be with you. Zoe, excited na ako makita ka. Finally, I'm gonna be free. We're gonna be free! Tama, Zoe. Ikaw, ako. Anak natin. Zoe, I love you. Mamaya ako na lang sasagutin yan pag nandyan na ako. O sige, hihintayin ko yan, ha? Basta pagdating mo dito, miss mo ako, ha? Sige na. Bye-bye. Kung si Zoe yung nag-message sa'yo dahil gusto niyang tulungan mo siya, bakit hindi niya sinabi kung saan siya pupunta? Hindi ko nga din alam, Doc, eh. Kanina ko pa nga niisip yan, kaso hindi ko talaga alam. Eh, baka naman hindi siya yung nag-message sa'yo. What if magkikita pala sila ni Dax? Sinasabi mo, magtatahanan sila, ganun? Pwede. Lalo na hindi na siya magpapakasal kay Dr. Sifra. Baka lumayo sila. Saan naman sila pumunta? I don't know. Pero kung lalayo sila sa Metro Manila, ano sasakyan ni Zoe at saka ni Dax? May sasakyan si Zoe? Oo. Pero hindi niya pwedeng gamitin yun kasi madali silang matitrace. Hindi kaya babiyahe sila? Kung lalayo ka sa Metro Manila, anong pwede mong sakyan?
nakakalimutan ka ata. Ano? Ikaw talaga? Sige na nga. Nga pala. May mga damit dito. Magbalik ka. Bakit? Eh, para hindi ka mas madaling makilala. Sige na. Sige. Andun yung CR. Tapos pagbalik mo, bibilin tayong ticket. Sige, magpapalit na. Tawagin mo kaya si Annalyn? Sige. Hello, Tay? Hello, anak. Nasaan ka? Tay, papunta po kami ngayon sa bus terminal. Naisip po kasi namin, Doc Lindon, na kung lalayo po si Zoe, dun po siya pwedeng unang pumunta. Anak, nambababae pa rin yung mapapangasawa ni Zoe. Tingin namin yun yung rason bakit umalis siya. Sa tingin ko rin, nasaktan si Zoe kaya nagdesisyon siya na magpakalayo-layo muna. Anak, please. Huwag mong hayaan makaalis si Zoe, ha? Sige po, Tay. Malapit na po kami sa bus station. Kakausapin ko po agad siya kapag nakita ko po siya. Sige, anak. Balitaan mo kami. Sige po, Tay. Update ko po kayo. Dito ako. Sige, Doc. Excuse me. Sa bahay natin, anak. Aalagaan kita at sasamahan kita sa lahat ng pagdadaanan. Kinikrave ang pagkain eh. Parang gusto ko ng santol. Tsaka buhat. Susubukan kong hanapin, ah. Mabilag kita. Sweet mo talaga. Walang problema yun. Siyempre, spoiled sa akin yung pamangkin ko kahit nasa tiyan pa lang siya. Kaya, paglabas niya, ako yung favorite niya ng mahal. Doc! Doc! Nakita mo? Ano? Wala eh. Wala doon eh. Hanapin natin sa iba, tara! Hintayin mo ako, papark ko lang yung kotse, ha? Tara. Dito tayo.
kung maghiwalay muna tayo? Okay. Sige, dito muna. Dito ako. Sige. Mahal, bagay sa'yo. Lalo kang gumanda. Ikaw talaga, tigilan mo ako sa pangbubola mo. Buka muna dyan. Teka, saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam eh. Pero, basta malayo. Magbabas lang tayo? Oo. Kasi kung mag-aeroplano tayo, baka matimbre tayo paglapag natin. Iwas huli ba? Mahaba yung biyahe ng bus? Eh, ano naman? Kasama mo naman ako, di ba? Sa bagay. Nauuhaw ako. Pwede ba mabili mo akong tubig? Aba? Ikaw, ah. Hindi pa tayo mag-asawa, ina-under mo na ako. Sige, kung ayaw mo ako naman, bibili. Hindi. Nagbibiro lang ako. Ikaw naman, binibiro lang kita. At your service, kamahalan. Mag-relax ka dyan. Umupo ka. Ako nang bahala doon. Thank you. Dax. Sir Mark, may re-report po ako. Nandito sa bus terminal si Omar Takanay. Yes, sir. Sigurado po ako. Magpadala na po kayo ng mga pulis dito. Salamat po. Ma'am, bababae ka lang. Dito pa sa ospital ni Zoe? Madam, pasensya na. But old habits die hard. Wala ka talagang kwenta. Gina-justify mo pa yung pambababae mo. Nang dahil sa'yo, lumayas tuloy si Zoe. Bakit? Pananagutan ko naman si Zoe ah. Kahit hindi ako nakabuntis sa kanya. Aninintigan ko siya. Pakakasal ako pa nga siya eh. Ano ba problema dun? Lumayas si Zoe nang dahil sa'yo. Sa palagay ko, pabalik na siya dun sa old boyfriend niya. Yung boyfriend niya na kriminal, yung tunay na ama ng anak niya. Kung may mangyari kay Zoe, ikaw ang una kong sisisihin. Tandaan mo yan. Kaya magtago ka na! Matagal ka na dyan? Slime. Oh, come back here! Come back here! Doc Annaline, nakita ko si Dax dito sa bus terminal. At pakiramdam ko magkasama sila ni Zoe. Ano? Magkasama sila ni Zoe? Doc, tumawag na nila ko ng mga polis. Papunta na sila dito. Doc, ba't ka tumawag sa mga polis? Baka mamaya
dumadami si Zoe pag hinuli nila si Dax. Doc, wanted si Dax. At kailangan natin siyang mahuli. At mas mapipigilan natin kung may mga kasama tayong mga pulis. Asan ka, Doc? Pupuntahan kita. Doc. Okay lang po ako. Sige na, Nen. Para may benta ako. Hindi pa ako kumakain eh. Eh, ba't hindi niyo na lang kainin yan? Ako hindi pwede kasi may puhunan yan eh. Sige na, Nen. Parang tulong mo na sa akin. Sige po, isa po. Ito yung bayad. Keep the change po. Ay, salamat. May dinadala ka, no? Buntis ka? Paano niyo mo nalaman? Eh, kasi kumadrona ako dati, kaya alam ko yung ganyan. Tsaka, iba yung mukha mo nga eh. Ang ganda mo, ha? Siguro babae ang anak mo. Thank you po, Nay. Oo. Sige na nga, kukunin ko na lahat yan. Ay, talaga ba, anak? Ako, salamat, Ineng. Salamat, anak. Ito. Salamat, salamat. Mahal, ito na yung tubig mo. Malamig. Tsaka may cropek. Nakabili rin ako ng ticket natin. Laksan siya si Anneli. Nakita ko siya. Sumakay na tayo. Ma'am, pero mamaya pa yung alis ng bus natin eh. Tara na, sumakay na lang tayo sa kahit ano. Ha? Tara na, hindi ka na. Baka bumaba po yung sugar ninyo. Kainin niyo po yan, ha? Tapos dalhin niyo po siya sa pinakamalapit na ospital. Kaya na po bahala kayo naman, Dok. Sige po, Nanay. Uy, tuloy kayo, Nanay. Dadali na kayo sa ospital. Tara. Uy! Halika! Halika! You are not going anywhere. Bitawan mo ako! Mag-usap muna tayo. Magkano? Anong magkano? Magkano ang kailangan mo para tumahimik ka? Uy! Seryoso? Name your price. 1 million, kaya mo? It's a deal. Come on, that's a deal. 1 million sampal sa pagmumukha mo! Kailangan malaman ni Doc RJ na niloloko niyo siya! Sandali lang. Hindi mo pwedeng isumbong ang apo ko! Aganan! Tulungan niya ako! Chang! Kalakutan mo na ano nangyayari dito? Chang! Ano nangyayari dito? Ninette! Ano nangyayari? Si Zoe! Si Dax at si Zoe! Ano nangyayari? Doc RJ! Si Dax at si Zoe may relasyon! At si Dax ang tunay na ama nung dinadala ni Zoe! Ano, Chang?
hamak lang yung baby nyo. Doc Lindon, huwag ka na makailan, baka madami ka pa. Pwede ba? Hayaan mo na lang kami. Dax, let's go! Joey! Dax! Ano ba? Hindi totoo yan. She's just making up stories. Chang, paano niyo ba nalaman? Eh di, sabunga nga din ang matandang yan. Narinig ko kausap niya kanina si Dr. Sifra. At inamin ni Dr. Sifra na hindi naman siya ang tunay na ama, pero pangangatawanan niya yung tiyan ni Zoe. Ano? Totoo ba ang sinasabi ni Chang Susan? Is this true? Okay, fine. Oh, totoo. Noong una, nahirapan din akong maniwala. That's why I tried to hide the truth. Mas madaling tanggapin na nabuntis si Zoe ng isang babaerong doktor kaysa isang hampas lupa na kriminal. But at least, gumagawa ko ng paraan para maprotektahan ko yung reputasyon ni Zoe. Eh, ikaw? May ginawa ka ba? Madam! Madam, pasok po muna tayo. Sumuko ka na! Zoe! Zoe! Doc! Doc! Dax! Adeline! Sir! Adeline! Dax, please, sumuko ka na! Kung hindi para sa sarili mo, para sa baby na lang natin, sige na! Pag sumuko ako, magkukulong ako! She's protecting him from the police! She could get killed! Gawin mo na pinapagawa ko sa'yo. Nagkakagulo na. Tapusin mo na yan. Hindi pwede mabuhay ang tao na yan. Ako nang bahala dito. Selfish mo kasi, Doc! Sarili mo lang iniisip mo! Ginagawa ko to para kay Zoe sa anak ko! Dax! Kailangan mo ba talagang gawin to? Mahal, wala na ibang paraan eh. Ito na lang.